pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang alimango. Dito lang sa Pilipinas, mayroong premium na alimango. At ito nga po yung matatabang alimango na pang-export. Ngayon, mayroong mga pampapatabang teknolohiya na para sa mga alimango. Alamin natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang Agri Ako Dyan. Magbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, ang ipapakilala ko sa inyo ay isang vertical crop fattening farmer from Philippine Crop Aquaculture RAS. Kasama po natin si Sir Jerry Balingit Jr. Hello po. Hi. Hello, ma'am. Morning. Good morning, sir. Sir, ano itong tinatawag natin na vertical crop fattening? Kayo ay farmer, farming. Yan. Ito po ay isang makabagong technology po ng pag-aalaga ng alimango. Kahit nasa bahay lang po, indoor, meron kayong covered na area, yung hindi siya nasisikatan ng araw, bawal yung malakas na hangin, naka-covered, and then makakapag-alaga na po ng alimango. Ang ginagawa po rito, bumibili po ng alimango na class B, class C, yung mga payat lang po, yung mura, no, mababa yung presyo sa market natin. Actually, yan po yung mga madalas nasa palengke natin, yung mga reject kaya. And then yung matatabang alimango naman, mahal po yung bentahan yan at binebenta po yan sa mga exporter at saka ilang restaurant. Kaya konti lang yung mga matatabang alimango na nabibili natin sa palengke kasi binebenta lahat yan sa exporter. So ito pong technology natin, bibili tayo ng payat na alimango, yung market size na, ibig sabihin, from 200 gram size per piece, pataas hanggang 1 kilo, 2 kilo, yan. Selling size na siya, marketable size. Yun po ang bibilhin, payat na alimango, and then aalagaan siya dito sa ating setup, vertical farming setup siya. Meron silang sari-sariling kwarto, merong room, naka-condominium sila para hindi sila magkaagatan, mag-away, magkainan. And then meron po siyang technology na ginamit. Since naka-vertical sila, kanya-kanyang kwarto, ginamitan po siya ng technology na RAS, yung Recirculating Aquaculture System. Na ang ibig sabihin niyan, yung water mo sa system ay continuous rotating lang siya, paulit-ulit. Hindi siya kailangan palitan araw-araw, kung magpalit man, partial water change lang. And then, since umiikot siya, ang tendency niyan, papangit po ang quality ng tubig dahil may mga dumi. So, ang RAS, meron siyang filtration stages. Meron tayo ditong apat na stages. Una, meron tayong filter para sa solid waste. Kung meron mga dumi na solid, napifilter yan. Pangalawa, meron po tayong filter para sa mga soft waste. Yung lansa, yung mga kulay, yung madudumi na soft. Yan, meron tayong filter dyan. Pangatlo, meron tayong filter para sa mga chemicals na nabubuo sa tubig na nagiging sanhi kung bakit namamatay ang seafood. Yung chemicals kasi nagkakaroon ng ammonia, yan, tumataas ang level, namamatay. So may filter tayo dyan. At pang-apat, meron tayong filter para sa mga pathogens kagaya ng mga virus, bad bacteria na pwedeng pumasok sa system. Na-filter din po yun. So, yung apat na filtration system po na yan, ang
nagme-maintain ng quality ng tubig, kaya pwede siyang magpaikot-ikot lang na gagamit uli. So, since malinis ang tubig, nabubuhay yung seafood, kumakain siya, aantayin lang yung alimango na tumaba, and then, paano malaman kung mataba na? Tinuturo po namin kung ano quality ng mataba, ano quality ng payat, paano yan i-check, tingnan. Hindi kagaya nung pag namimili tayo sa palengke, akala natin mataba, and then pag-uwi, niluto, payat pala. So, hindi kasi natin alam i-check. So, dito po, tinuturo natin, after natin ituro, ay marunong na mag-check ng quality. So, yun, pag mataba na po yung alimango, ibenta na po sa bumibili ng matatabang alimango. Kagaya ng mga exporter sa Parañaque, maraming mga seafood exporter dyan. Alimango, lobster, lapu, kung ano-ano pang mga seafood ang ine-export nila. And then, ilang restaurant, bumibili din po. Yan, tsaka ilang mga private individuals, tsaka hotels. So, yun po, mahal po kasi ang presyo ng mataba kaysa sa payat. Let's say, 300 hanggang 2,000 pesos ang price difference pagka tumaba. No, hindi po tayo nakakarinig sa palengke ng presyo na 2,000, 3,000, hanggang 4,000 na alimango. Wala, di ba? Kasi binebenta po yan sa exporter. Doon po yung presyuhang ganon. Kaya yung iba po, na kapag sinabi namin 1,000 yung presyo ng alimango, hindi makapaniwala kasi sabi nila, katabi lang namin yung palengke. Never na umabot ng ganyang presyo. Hindi totoo, sabi nila. So, local price po kasi yun. Local quality na alimango lang. Kung mataba siya, ang mahal po niya. So, yun po. Kikita po kapag tumaba ng alimango, kung binili mo halimbawa 300 peso per kilo, kapag tumaba na siya, ibebenta mo kung magkano ang takbo ng presyo sa market. Pwedeng 800, 1,000, 1,500 hanggang 4,000 per kilo. Nag-iiba po yung presyo. Malikot po yung price niya. So, yun, ganun lang po siya. Oo, at sa per kilo, sinasabi mo, pwedeng per isang crab lang yun, no? Mm-hmm. Yes, ma'am. Per kilo po. Oo. Sir, anong klaseng meron bang certain species ng crab ang para dito sa inyong vertical farming, fattening farming? Okay. Ang alimango po, merong apat na klase. Mm-hmm. Ang pinakamahal po yung king crab, or sa Tagalog ay bulik. Ang scientific name niya ay Silia serrata. Yun po sa apat na species ang pinaka-fattening para mataas po yung presyo. Sa apat po kasi na klase, yung king crab or bulik ang pinakamahal ang selling price. Okay, although pwede rin naman yung iba, yung kulay red, tawag doon pulahan, yung kulay violet brown, ang tawag diyan ay bulik. Pwede rin naman po yan, lalo na kung local buyers lang po dito, pwede rin naman po yan. Hindi naman masyadong maselan yung mga Pilipino pagdating sa species of crab. Sa ibang bansa lang po sila mahigpit. Gusto nila kadalasan ay yung king crab or bulik. And then, since apat po yung klase ng alimango, sa Philippines ay tatlo lang po meron. So, yung tatlo na yun. Yung pang-apat na klase, wala po tayo. Sa ibang bansa naman, dalawa klase, tatlong klase lang din, wala sila nung alimango natin, yung premium crabs na bulik, wala sila. So, ang Philippines ay blessed sa alimango kasi nasa atin ang pinaka-premium type of crab. Sir, mataas ba ang demand pagdating dito sa ating mga alimango? Mataas po, ma'am. Actually, bakit tumaas ang presyo ng alimango? Kasi nung nag-start kami sa alimango, 2006 pa yan, nag-supply kami sa restaurant tsaka sa exporter. Ang buying price nila noon nasa 300, 400 lang per kilo. Kapag umabot yan ng 500 peso sa buong taon, ay napakataas na. Nagugulat na yung tao noon. Ang nangyari po, dumami ang mga nag-i-import na bansa. Dumami yung mga restaurants doon, dumami yung mga Chinese kasi yung pinaka-consumer. Sila malakas sa mga seafoods. Dumami yung population nila, dumami ang demand. Ang nangyari, ang mga fish pond natin, hindi naman dumadami. Same quantity ang sinusupply whole year, pero yung mga consumer dumadami.
tumaas po yung presyuhan. Kaya lately, umaabot na ng 3,000 plus hanggang 4,000 ang pinakamataas. Samantalang way back 2006 ay 500 pesos lang ang pinakamataas buong taon. So, ibig sabihin, mataas po ang demand, nagkukulang pa ang supply ng Pilipinas pa-export. Kaya itong magandang opportunity sa atin, no? Kung yes, ma-develop pa natin ito at ma-adapt natin yung technology. Sir, vertical farming yung ginagawa mo at sabi mo nga may mga condo units. Malaking pagkakaiba ito galing dun sa panda. Yes, ma'am. Naninibago sila actually. Pagka nilagay mo sa box, condominium units niya, hindi pa yan kakain kahit bigyan mo na masarap na pagkain, maninibago pa. It takes 1 to 3 days bago yan maka-adapt sa bago niyang environment, sa bagong tubig, and then saka siya start kumain. So ang water natin ay healthy, malinis, malakas ang crab kapag na-harvest dito, healthy talaga siya. Kasi nakokontrol po yung quality ng tubig. Ano sir yung mga kailangan pagka gusto natin itong i-adapt itong vertical farming na tinuturo nyo? Ano yung mga kailangan natin i-ready? Okay, una po, kailangan meron available na space. No, yung iba, yung mga available na garahe na covered, kailangan covered. Yung iba, mga kwarto. Yung iba, sa loob ng bahay. Parang aquarium lang po kasi ang setup natin. Aquarium lang na medyo malaki yung setup. So yan, kapag meron na pong available space, ang kailangan po ay 10 to 15 square meter kada 100 boxes. Siyempre, para po maintindihan ng technology, kailangan po umaten ng training. Oo. Training kasi, ang alimango, marami pong mga kailangan malaman tungkol dyan. No? Kaya, kung bakit hindi natin alam yung mataba, payat, hindi natin alam yung mga gender, hindi na maraming pong mga bagay na kailangan mapag-aralan po niyan, yung character niya, kung paano siya kumain, paano hawakan, paano hulihin, paano siya ingatan. Sensitive din po kasi yan, pwede siyang magtanggal ng mga sipit na kapag mali yung pagkakahawak. Ang mangyayari niyan, pag nagtanggal ng sipit, ay reject na siya sa exporter. Kahit tumaba pa yan, kung isa lang ang sipit, kulang-kulang na yung mga paa, ay pasok siya sa local quality na crabs. Hindi ano na siya nagkakause ng stress? I assume stress, no? Yung ano, nagtitrigger kung bakit siya nagtatanggal ng sipit. Ano yung mga nagkakause ng stress sa ating mga crabs? Halimbawa po, nabilage siya, na-expose siya sa ano, init. Siyempre, yung alimango, sa loob ng katawan, merong water content yan. Meron niyang alige. Kapag nabibilad yan, para yung piniprito sa loob ng shell niya. So, bawal yan mabilad. Bawal po yung malakas na hangin. Bawal siya mabasa ng matabang na tubig kasi ang tubig ng alimango ay brackish water. Uh-oh. Meaning, pinag-combine yung seawater tsaka fresh water. Nasa medium lang po yung alat niya. So, bawal po yung matabang na tubig. Bawal yung usok, bawal yung masyado siyang pinipisil, pinahahawakan lagi, yung pinipwersa ng matagal. Yan. Ano pa, yung sa tubig, na-stress siya pagka mataas ang toxic sa ammonia. So yan, yung iba, na, sabi nila, ayaw din nila yung maingay daw po, yung sounds, yung alimango, sensitive daw po sa sound. So, ayaw nila sa ingay. Pero ano naman po yun, yung ingay na toxic, yung pollution noise, yan, yung ingay ng motor, yung construction, ganyan. Pero yung mga natural noise, gaya ng waterfalls, aso, maingay din yan, pero natural lang, ibon, ayan, okay lang po, mga natural noise. So, di ba merong mga, ano yan, ang crab ay may babae, may lalaki? Yes, mayroon din pong bakla na tinatawag. Ay, ganun? Mayroon din po. Scientifically, babae din po yon yung bakla na alimango. Ang nangyayari kasi, talo ang itsura ng gender talaga. Ang alimango, malalaman yung gender niya base doon sa kanyang apron sa harap. Yung
tawag namin tapis. So sa ibaba ng kanyang yung pinaka-abdomen niya, doon po kung ano yung hugis ng abdomen niya, yun po ang kanyang gender. Doon po siya nakikita. Pero yung babae, lalaki sa kayo sa pamilya. Yes po, ma'am. Yung bakla maliliit lang. Kasi ang totoo, hindi naman siya bakla, tinawag lang natin silang bakla, nakasanayan lang pati sa ibang bansa. Ang tawag talaga diyan yung pinakadalaga pa siya na alimango, bata pa na babae or immature female. So nangyayari sa wild tsaka sa fish pa, nagkakaroon ng mating yung tinatawag nitong immature female tsaka yung male crab. Ang nangyayari, mako-convert yung tinatawag na gay crab into female, kasi yung female crab merong egg, meron na siyang alige yung kulay orange. So after nun, madedevelop siya, magkakaroon siya ng transformation ng gender, parang ganon. So tawag na sa kanya ay female na. Iba na yung alige niya nun, meron ng kulay orange pagka female na siya. While noong tinatawag siyang bakla or immature female, ang alige niya ay hindi po ganun. Yellow, yung iba green. Kapag class A na siya, yellow, mas masarap po yung alige nun. Actually, yun pa ang pinakamahal na alimango kadalasan. Sila yung pinakamaliit, pero sila yung pinaka majority of the year na pinakamataas yung price. Umaabot ng 4,000 pesos per kilo. Ang liliit lang. Mas mahal siya kaysa doon sa isang piraso, 2 kilo. Per kilo nun, umaabot lang ng 2,000 per kilo. Pero itong crab na gay, liit lang, tumataas po yung presyo. Yung sa apron po ng lalaki, paano malaman kung lalaki naman siya? Yes ma'am, yung apron niya, hugis triangle po na ganyan. Triangle. Yung female naman, yung half circle. Yung apron. Ito heard then, po ganun. Yung gay crab, hindi siya half circle, hindi siya triangle. Nasa midpoint yung kalagitnaan. Alanganing triangle, alanganing half circle yung apron niya or abdomen. Bago yan na, ngayon ko lang nalaman, meron pa pa yung... Marami pong natututunan sa ating training. Lahat ng tungkol sa alimango na nalaman namin, experience, tsaka natin ang naming training sa ibang bansa, ay tinuturo po sa ating seminars. Opo. Sir, mapunta naman ako dun sa pakain. Ano ba yung pinapakain natin dito sa ating mga crab pagka naka-vertical farming tayo? May mga options po. Although ang natural na kinakain yan sa fish pan, kadalasan ay isda or trash fish. Yung mga maliliit na isda, yung mumurahin, yung patapon lang, yung pinapakain din sa mga bibi. So mga 20 peso to 50 peso sa per kilo niyan, yung mga trash fish. And then, kumakain din ng mga seashells, shellfish, yan, mga tahong, talaba, mga may shells po na nakukuha sa dagat. Yan, kumakain din sila ng karne, pero mas gusto talaga nila yung ano po, yung galing sa dagat. So, kung pakakainin po, ang requirements nilang nutrients para tumaba ay protein at saka fats. So, ang turo po namin ay pwede pong magpakain ng seashells tsaka mga isda. And then, kung gusto pong mag-combine, mag-personalize na pagkain, so, gumagawa po yung iba ng formulated na jelly feeds. Ang ginagawa po niyan, parang gulaman lang siya na iserve parang tokwa ganyan pagka finish na siya naluto. Ang ginagawa po ay ginigiling lang, ginagrind yung isda kaya seashells kaya tsaka yung hinahalo, ginagrind din, ginagrind yung karne, pusit, yung iba, yung BSF black soldier flies, yung mga uod na kinukulture pangkain din ng mga seafood. Pwede i-combine yan. Mga internal organs ng animals, yung iba, mais, yung iba... Kain sila ng mais. Coconut meat,
magpo-commit yan. Iba-iba po, lahat ng pwedeng ipakain na rich in protein and fats ay i-grind lang, gigilingin lahat, gilingin din yung isda, then i-combine po yung dalawa. Yung iba, nilalagyan pa nila ng mga halaman, dahon na rich in protein, gaya ng spirulina, ano pa, yung seaweeds, lato, yan. Kinocombine po lahat yan. Gigilingin lang lahat ng gustong ipakain na rich in protein and fats. Lagyan mo ng isda na, kasi para mag-amoy isda. Uh-oh. Combine yan. And then, lutuin po. Lagyan ng tubig at gulaman, pagpa-jelly. Yan. Lagyan ng pwede rin pong itlog. Pwede rin starch. Yan. Para maging ano po, mag-combine siya. Kailangan lang natin ng food binders. Mm-mm. So yan, steam lang siya. And then, maluluto na. And then, slice lang po. Parang tokwa. Yan, iserve na siya. Personalize yung pagkain. Since wala pa po masyadong available sa market na feeds. Oo. Ready-made. So, nagpo-formulate po yung iba. Although soon, na meron na po sigurado niyan lilitaw na feeds pang alimango po. Na formulated po na base sa kailangan niyang nutrients. Opo. Sir, ano ang mas mabilis lumaki based sa inyong experience, babae o lalaki? O yung bakla na tinatawag natin? Yung mabilis pong tumaba, ano po, bakla tsaka lalaki. Kasi yung bakla naman, maliit lang kasi sila. Since 200 gram hanggang 350 grams lang usually ang average size niyan, konting kain lang tataba siya. Mm-mm. Lalaki naman, matakaw naman. Mas malaki yung lalaki pero matakaw naman. Kaya mabilis din pong tumaba. Pero depende po talaga yung kung kano siya kabilis tumaba. Una, depende kung gaano ka-nutritious yung pinapakain. Gaano katas yung protein tsaka fats. Tapos, gaano ba kalakas kumain. Meron po kasing alimango na maliit, mas malakas pa siyang kumain kaysa dun sa malaking alimango. Tapos, depende rin kung gaano siya kapayat noong pinatining siya. Maka 30% pa lang siya laman, meat, ganyan, noong inalagaan. Siyempre, mas mabilis naman tumaba yung nasa 50% na yung taba niya, laman, meat niya, noong inalagaan. So, yun po, depende po sa laki, depende sa lakas kumain, depende sa pinapakain, at depende sa percentage ng kanyang quality yung pagpapayat niya. So, ito, sir, ilang beses ba dapat magpakain sa isang araw? Ang mga ano po natin, nagpa-practice na nito, gaya sa amin din, 2 times a day, umaga at saka gabi. Yan. Pero malakas po silang kumain at active during gabi po. Kasi nocturnal sila. Ah, okay. Nocturnal sila. Ang likot nila pagkagabi, gusto nilang lumabas sa condominium nila. Kaya yung pintuan, tinatry nila maka-escape. Ayan, pagkagabi active po, matakaw sila. Opo. Sir, nabanggit mo yung condominium. Ano yung size ng condominium? Saka saan ba ito gawa? Kasi di ba nakita naman natin yung mga sipit ng alimango, malalaki yan eh. Saka kaya talagang manira. Tama. So ang hindi po pwede yung basta-basta na plastic box lang. Kasi yung mga plastic box natin hindi naman naka-design sa alimango. Ang alimango active talaga, malakas mang mag-grip ng kanilang sipit. So ang mga crab boxes po na ito ay naka-design talaga sa alimango. Ang quality po ay masyadong anong tawag po dito, makunat. Yung bang nasisipit na niya, nagbe-bend lang siya, hindi siya nabibreak. Kaya yung quality pong ganito at yung design ng box na naka-design talaga sa crab ay wala pa po sa Pilipinas. Wala pa pong local production yan. Ang ginagawa po namin ay ini-import pa niyan namin yan sa ibang bansa. Kaya yan po, nag-import kami per containers and then pagka naubos na yung stock, mag-import po uli kami. Oh, hindi siya parang PBC lang. Hindi po siya basta ganun po, ma'am. Tinitimplahan naman po nila yan yung quality ng plastic. May alam naman po ng mga manufacturers yan. Tsaka yung design po kasi niya, kung makikita nyo, ay pang-alimango talaga.
Yung flooring niya, hindi siya flat, hindi siya patag. May slope siya, may pa-slide kung para yung tubig. Yan. Tsaka yung dumi, nag-exit doon sa putas. And then yung mga pintuan niya, naka-design din dyan. Tapos yung size ng mga holes, yung mga butas, pa-exit ng mga tubig ay tamang size po. Para maka-exit ng maayos, mag-rotate ng maayos. So may mga sizes po na kailangan po dyan. Sir, sa ating pagbabalik, sigurado ako kasi marami interesado sa mga kababayan natin dito. Imagine mo, galing sa palengke, bibenta mo, may export mo, pwede kang kumita ng 2,000 sa isang kilo, no? So, sigurado ako na maraming interesado dito. Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan. Pansamantala, magbe-break muna tayo. Ito po ang Agree Ako Dyan. Hello, I'm Kiana from the Manila Times College of Cebu. Today, let's make a hibiscus margarita. Our ingredients, hibiscus syrup, silver tequila, chili and salt powder mix, 2 tablespoons of calamansi juice, and a lemon. We also need a cocktail mixer and a jigger. Let's start with our hibiscus syrup. First, boil 1 cup of water, add 9 pieces of hibiscus flowers, boil for 3 minutes. Add 1/4 cup of sugar, stir until it dissolves. Let it cool for 5 minutes. Slice the lemon and squeeze it around the edge of our glass. Dip the edge of the glass in a chili and salt powder mix. Add your desired ice into the glass. Pour into the mixer 2 tablespoons of calamansi juice, 3 ounces of hibiscus syrup, and 3 ounces of silver tequila. Close the lid and shake for 20 seconds. For the moment of truth, pour the finished cocktail mix into the glass. Slice some lemon. And there you have it, hibiscus margarita. Napakadali lang, di ba? Kaya ko to. Di ba, balik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Jerry at tuloy-tuloy po ang aming kwentuhan tungkol sa mga alimbango. Sir, marami ang nagtatanong at nakikita ko po sa mga social media, no? Saan daw kumukuha ng mga crabs? Saan ba tayo pwedeng kumuha ng crabs na ilalagay dito sa ating vertical farm? So yan po, no, ma'am, siyempre kailangan natin ng payat na alimango, sabihin na natin class B at class C. Kasi yung class A nga ay binibenta na sa exporter. Ang class B, class C kadalasan nasa palengke natin, local market. Paano makahanap niyan?
So, ang kailangan po, hanapin yung supplier, although meron po kaming maire-refer na ilan na supplier. Sa mga supplier po na nagsusupply ng alimango sa local market natin, sa Palengke. Okay, isa yan. Pangalawa, pwede pong mag-direct sa mga fish port, yung mga ponduhan kung saan dyan po yung bagsakan ng alimango. Yung mga province na may harvest ng alimango, meron po yung fish port sigurado. Doon ang bentahan wholesale ng mga harvest na alimango. Binibenta doon payat tsaka mataba. Yung mga matataba, binibili ng mga nagsusupply sa exporter. Yung payat, binibili na nagsusupply sa palengke. So, pwedeng mag-direct po doon. And then, pwede rin po kung may kakilalang fish pan operator, kung saan, pagka may harvest sila, yung payat, bilhin nila, yung mataba, yun, ibebenta ng fish pan operator sa fish port. So, yun po ang ilan sa pwedeng source. And then, sa social media, meron pong mga supplier, mga group page ng alimango, meron pong mga existing supplier dyan, meron pong mga legal naman na suppliers, mga legit, mga regular na nagsusupply sa mga buyers. So, i-check lang po kung legit sila, may resibo, may company, may mga proof of transactions. So, yun po, makakahanap na po ng supply. Ang alimango po ay mula Luzon, tapos meron Visayas, meron Mindanao, kalat po buong Pilipinas ang alimango. Ang alimango po naman na, ibusok lang po i-share na ang alimango ng kahit Visayas at Mindanao, pagka mataba class A, pinapadala po yan sa Paranaque. Kasi nasa Paranaque ang mga exporter. Sa kanila din po natin ibebenta ang mga na-harvest natin. Kapag mataba na, sila ang bumibili, nagbabuying ng mga class A na alimango mula Luzon, Visayas, Mindanao. Sinisip po yan araw-araw. Meron pong shipment papuntang Paranaque, sinasalubong, and then araw-araw po yung shipment ng alimango. So, doon po pwedeng ibenta kapag mataba na. Nasa tabing airport lang po yung mga exporter ng seafood. So, may sure market pala ito, sir? Meron po, ma'am. Kaya po tumaas yung presyo kasi meron sure buyer. At marami yung demand po talaga. Hindi lang po talaga aware yung mga tao tungkol dito kasi konti lang sa Pilipinas ang nagbi-business ng alimango. Oo. Kaya hindi po talaga alam yung kalakaran or sistema ng alimango. Marami yung naninibago. Kami po, since malawak po ang experience namin, locally at internationally, alam po namin yung kalakaran ng alimango talaga, yung sistema dyan. Kasi kami po nakapag-export din po kami ng alimango sa Taiwan, Hong Kong, China, Singapore. So naabot na natin yung standard ng ibang bansa. Opo, ma'am. Alam po natin yan. Tinuturo natin sa trainings. May nakita akong video sa inyo, interesting yun. Kasi babae, nagtatali siya nung alimango. Parang napaka-critical nun kasi anytime pwede kang pumali yung pagkakahawak mo nga dun sa alimango. Opo. Pwede matanggal yung daliri mo. Yes. Natutuwa po talaga sila sa hands-on dito. Kasi first time nilang umawak. Siyempre, nakakatakot yung alimango. Talagang ang hirap pulihin, hawakan, itali. Pero tinuturo po namin yung technique kung paano mapapadali po yung paghuli at paghawak, na de-develop yung confidence po nila kahit babae. Nagagawa na po nilang mag-catching tsaka magtali ng first time. So yun, natutuwa po sila sa hands-on po natin na training. Walang kanina, no, pinapanood ko yung video, parang malalaglag yung puso ko. Anytime, tatalo yung alimango. Pero sir, nakita ko yung kamay, parang may tamang placement ng kamay sa alimango. Tama po, ma'am. May tamang position sa sa body ng crab, kung saan doon po i-position ang ating mga finger. Kasi kapag lumampas doon sa kanyang shell, pwede niyang maabot, ma-grip, masipit. Tapos, meron naman po tayong protection, meron tayong gloves na makunat, kung saan pagka na sipit, kadalasan ay natatanggal pa sa pagkakasipit, dumudulas lang. Ayan.
Then kung sakali talagang masipit siya, meron naman tayong mga ginagawang paraan. Binibreak na natin yung sipit ng alimango para hindi na makapang-damage pa. At least may protection po ng makapal at mapunat na gloves. Opo. Eh, balikan ko lang. Kanina na sabi mo sa akin, meron kayong apat na filtration stages. Mm-hmm. Tama ba ako na pagka itong vertical farming or inadapt ko itong technology nyo, ang aking mga crop na pinapataba ay malayo sa sakit? Yes po ma'am. Malayo sa sakit kasi nabubuo pa lang yung virus, bad bacteria, mafi-filter na po doon sa stages. Nadadaan po yung tubig bawat stages, stage ng filtration. So mawawala po doon yung mga pwedeng mabuong sakit. Kahit nga meron siyang dalang sakit galing sa fish pan, meron siyang dalang virus, kung galing doon meron, pagdating dito, i-release niya sa water, tapos dadaan naman ng filtration, tatanggal. And then, meron din po tayong option na kung saan, bago po ilagay ang crab sa condominium, ay dinidisinfect po natin ang alimango. So yun, sa disinfection, matatanggal na po yung mga pathogens o sakit na pwedeng kumalat po sa system. Wala tayong nagiging case dito ng mortality, sir? Meron po ma'am. Sa lahat po ng seafood, basta live, ay merong mortality. And then, ang mortality ay meron pong basehan. Una, sa merong ganitong system, tama ba yung filtration? Yung apat na stages, kumaandar ba? Tama ba yung pagkakalagay? Okay. So, sa ganong paraan, pag tama yung filtration, healthy yung tubig. Okay. Pag healthy yung tubig, walang paraan para mamatay doon ng crab. Okay. Ngayon, kung namatay pa rin ng crab, hindi na sa tubig yon. Namatay ang crab dahil sa kanyang condition bago siya ilagay. Halimbawa, nahuli siya sa fish pan, and then doon na stress siya, binibilad pala. Yan. Tapos, doon sa fish pan, may sakit pala na existing. So, nasa body na niya yon. Pwedeng pagdating po dito sa vertical farming, namatay after a few days, ang dahilan ay wala sa tubig, kundi doon sa fish pan na pinanggalingan niya, may existing po na sakit. So, ganun. Na-stress ba siya? May sakit ba siya? Kaya, may sugat ba siya? Nasugatan? Yung mga may damage, madali pong mamatay. So, pinipili naman po yan bago ilagay. Tinuturo namin, meron kaming qualification ng mga crabs na qualified para ilagay sa vertical farming. And then, tinuturo din po pala namin, although may mortality, ang iba pala, wala mong mortality. Yung maganda yung tubig, and then maganda yung alimango na pinanggalingan. Meron kasing alimango na malakas talaga, maganda yung tubig na pinanggalingan. Iba-ibang province, iba-iba yung kondisyon ng water natin, iba-iba yung kondisyon ng alimango. Merong mga province na ganda ng alimango, malakas. So, merong mga vertical farmers, walang mortality. Merong naman iba, konting piraso lang. Yan. And then, kapag may mortality po, tinuturo din po namin na i-process ang mga mortality. Meron po kaming recipe na tinuturo. Meron tayong cooking lesson kung saan ipaprocess yung mortality. Kapag pinrocess po, ay kikita pa rin po. Meron tayong finished product made of crabs. Meron tayong crab dishes. So, kapag pinrocess, kikita pa rin po. So, marami pong topics sa lahat ng tungkol sa alimango na alam namin. Kasi nagpaprocess din po kami ng crab dito. Meron kaming factory. Kaya alam po namin yung mga maraming detalye tungkol sa alimango. Yan po lahat. May benta din ng taba ng yung mga alige. Crab paste po. Taba ng alimango. Nandun po yung kanyang laman, tsaka yung alige, pinahalo, sinitimplahan, nakabattle po siya. So, yan po. Pwede po yun. Pwedeng gawing Shanghai alimango. Pwedeng relleno. Nakita ko yung ang tawag dito, prinito ng buo deep fry. Ano po yun? Soft shell crab po yun, ma'am. Oh. Nakainin po siya ng buo, pati shell. Ang malambot po kasi siya. Yun yung alimangong kamomolt lang.
yun yung alimang nagpalit ng shell. Oo. Okay, pag masikip na siya, matabang-mataba ng alimango, class A na, hindi mo pa yan hinarvest, ang tendency, masikip na siya sa kanyang shell, sa kanyang damit, lalabas yan, magpapalit ng shell. Pag lumabas sa shell, malambot siya, soft shell. Yun po, ang piniprito, ang lambot niya, makakain mo ng buo, 100%. Okay, pwede pa yan, masarap po yun, mas malasa. Oo, sabi ko pwede pala yun. Buong buo yung crab eh. Sa ibang bansa po, sikat yung soft shell crab, yung deep fried. Sa atin, hindi po. Hindi pa familiar yung mga tao. Pero ang mahal niyan sa ibang bansa, ginagawa pang ng burger yan. Kaya nga nagulat ako. Sir, kanina din nabanggit mo, bago tayo, habang nagdaan tayo, nagkikwentuhan tayo, no, na tinuturo niyo paano malaman kung mataba or hindi pa ganun kataba yung mga alimango. Pwede mo bang i-share sa amin para dun sa mga kaibigan natin na mahilig sa alimango at bumibili sa mga palengke? ganito lang po. Tingnan po yung sipit ng alimango. Then magpakagat. Pagka malakas po mang sipit, mataba po yun. Biro lang po. Magpakagat? Joke lang po yun. Ang ginagawa po, bawat gender ay may paraan para malaman kung mataba o payat. Okay. Halimbawa, lalaki. Yung lalaki po, pinipisil yung kanyang lower part ng abdomen. Lower part ng abdomen. Tsaka yung ibaba ng kanyang talukap. Ito po, halimbawa, ito po yung alibango. Yung lalaki, pinipisil po dito. Ganito po. Yan. Ah, okay. So, kapag matigas yan, parang bato, mataba yan, plus A. Kung malambot, payat. Sa lalaki po yun. Tsaka dito po, ito yung alimango, ito yung likod niya. Then dito po, pipisilin po dito, ito. Kapag matigas din po dyan, mataba. Sa lalaki po yun. Okay. And then kung babae, gumagamit po tayo ng knife. Meron po tayong knife. Ino-open po natin ang bahagya dito. Sinisilip po ganun. Makikita po yung alige gamit yung knife. Yung alige niya, ituturo po namin ano itsura ng mataba, ano itsura ng payat. Depende. Ito po, halimbawa, yung knife na gamit. Hindi siya matulis para hindi po masugat yung crab. So, ipipress lang siyang ganyan, pababa, or i-twist ng bahagya, ma-open po yung kanyang shell ng konti sa likod, makikita yung level ng alige. Doon po malaman kung mataba o payat. And then, pangatlo, yung bakla o gay crab, pwedeng kagaya nun sa female, in-open ang bahagya. Ang pinaka-normal na ginagawa, dito po sa kanyang abdomen, in-open. So, ito po ang kanyang abdomen, bubukan ng ganyan. Okay? I-open ganyan. Makikita po doon yung kulay. Yung color ng kanyang alige, depende sa color kung mataba o payat. So, yun po ang tinuturo natin sa training. Anong kulay, sir, yung mataba? Yellow po. Or light yellow. Oh. Ang payat, class B, ay dark color. Dark color, oh. Dark. Ako. Gray, black, dirty white. Ganyo. Hindi ako pumunta ng palengke ngayon. Marunong na po pagkatapos ng training. Marunong na po mag-check ng quality. Marunong na makipag-away sa tindera kapag payat yung dinito. Niisip ko nga, paano magdadala ng kutsilyo? Ate, patingin nga muna. Babae ba yan? yun, pagka may dalang kutsilyo, sigurado, alam nung tindera na marunong ka mag-check ng quality. Yung iba, walang kutsilyo, ginagano po. Finger yung gamit, daliri, pinipress mong gano'n, makopet. Pwede naman po yun. Opo. Sir, naku, napakadami namin natutunan sa'yo. Sa ating mga kababayan na gusto umatend ng seminar mo, paano naman sila makakakonnect sa'yo? Meron po tayong regular trainings, usually Saturdays, on-site. Meron po kami branch dito sa Pampanga para sa actual training, on-site training. Meron din po kami magbubukas na branch sa Tagaytay, Alfonso, Cavite. Yun, mas malaking setup po yun sa Saturday. Actually, mag-opening yan.
Ang mga training days po namin usually Saturdays, 2 to 4 times a month. Yan, sa ating on-site training. And then meron din po tayong online trainings once a month. No, once a month po, weekday yan. And then ang kagandahan naman po sa ating online training, although online, minsan na mayroong mga nakakalimutan pa, mayroong hihinay signal, ang option po dito ay pwede naman po nilang mapanood ang replay ng paulit-ulit. Unlimited po na pwedeng i-replay ang training ng 1 month after po ng online training. So, yun po. Mag-register lang po. Hanapin lang po sa Facebook ang aming page, Philippine Crab Aquaculture RAS. Mag-send lang po ng direct message, mag-inquire about sa training, and then isesend po namin ang details ng seminars and trainings, ma'am. Thank you, Sir Jerry. Ang dami talaga namin natutunan sa iyo. Maraming salamat po. Okay, thank you. At sa ating mga kababayan, ang dami nating napulot na aral sa ating episode ngayon tungkol sa vertical farming ng alimango na pwedeng-pwedeng alagaan kahit sa loob lang ng bahay. At ito'y ginagamitan ng makabagong teknolohiyang recirculating aquaculture system. Crab or pollock ang species na pwedeng alagaan gamit tong proseso na to sa farming na ganito. Sigurado ko na maganda ang magiging bunga ng inyong mga negosyo. Kaya naman, nakaka-agree, subukan nyo na po ito. Kontakin nyo, Sir Jerry. Ito po ang Agri Ako Dyan.